All right. Good evening, everybody. Good evening, everyone. Welcome to the late to Let's Talk About Darts with the Big O. To all my viewers, all my subscribers, tonight it's a very very special guest. Dahil nga itong guest ko na ito very very popular sa buong Pilipinas. He is no other than, of course, the number one darter of the Philippines, Mr. Noel Malectem. Sir, good evening. Kumusta po kayo? Good evening, sir. Good evening. Kumusta, kumusta? Medyo cool down tayo. Hindi ito tournament, sir. Ha? Medyo wag muna tayo. bati muna, sir. Bati muna. Bago tayo mag... kamusta sa mga viewers dyan na babalik din tayo sa board pagka okay na ang pandemic. Sa mga umiidolo sa iyo, sir, na nanonood sa atin, bati-bati muna. Sa mga nanonood dyan, kamusta kayo? Matagal na tayo hindi nagkikita. Medyo pressure lang. Oh. Ikaw, sir, kumusta ka ngayon, sir? Kumusta ka ngayon, sir? Okay lang, okay lang, okay lang, Mr. Bigo. Medyo trabaho muna. Buti naman pinagbigyan. Oo, buti naman at least nakaluwag-luwag ka sa schedule mo at saka pinagbigyan mo ako na makapag-interview tayo. Medyo bakante ngayon, bakante yung time ko ngayon. Oo. So, paminsan wala ba talagang laro sa iyo dyan dahil sa ganitong sitwasyon? Dito ngayon sa ano, sa Tacloban. Meron kami ngayon, may mga liga kami ngayon. Kaso ngayon medyo natigil dahil medyo humigpit dito ngayon sa Tacloban. Ano, sa Tacloban ka pala ngayon? Nasa Tacloban ako ngayon, sir. Saan ka, sir, sa Tacloban? Maiba muna tayo, ah. Saan ka sa Tacloban? Dito sa Tacloban City. Kasi nga, dati nakapagtrabaho ako dyan sa Tacloban. Oo, na-meet ko yan sina Manny Go, Butsolidor. Yan. Butsolidor. Mga ganyan na na-meet ko yan. Kaso, hindi naman ako tumagal dyan. Doon ako nakatira sa may San Jose, papuntang airport. Airport, malapit. Isang ride lang. Alam mo yung venue doon, yung Victoria, anong Victoria, Victoria. Yan, malapit, Pasio. Pasio, Victoria. Pasio, yan, Victoria. Dyan ako malapit. Dali, sir, ha? Yes. Sige. Okay. Yung tanong ng marami, ha? Okay po, sir. Dahil nga ikaw ay number one sa Pilipinas, number one darter sa Pilipinas, yung ibang hindi tanong, at saka napaka-importante tanong, paano si Noel Malectem nag-start maglaro ng darts? At saka kailan nag-start si Noel Malectem maglaro ng darts? Yan, medyo magandang ano. Bali, nag-start ako year 2001. Bali, may mga darter player sa amin, sa lugar namin. Hindi pa ako naglalaro, nanonood ako sa kanila. Pangalan ko sila, si Doma Kasakit at si Laalan, tinanonood ko sila. Sabi ko, ang gagaling naman nila, ang galing nila mag-dart, sabi ko. Tapos nung medyo nagustuhan ko mag-dart, mayroong nagbenta sa akin ng dart pin. Ano lang siya, luma na, binili ko 150. Halagang 150. Doon ako nagsimulang mag-darts. Yan, bago ako. Tapos, sumasama ako ngayon sa kanila sa mga grupo pag may mga tournament sila. Punta ng Taytay, punta ng Marikina. Kasama ako sa kanila. Pero hindi pa ako naglalaro. Nunood lang ako. Yung nakikisama lang. Di nung medyo natuto na, mga isang taon, mga ganun, natuto na. Tumasali na sa mga
money in, money out, mga ganun, guaranteed 5,000, 3,000. Medyo natuto na. Pagdating ng mga 2004, sa Taytay, nakita ko ni ano ni Boy Parpan. Ni Boy, siya yung nakapansin sa akin, sabi niya, eh eksakto nung time na yon, kailangan nila ng non-rated. Non-rated. Dahil magkakaroon sandali, sir, ng... Sandali, sir, sandali, sir. Excuse, bago tayo pumunta banda dyan, bago tayo pumunta banda dyan, balikan muna natin itong Dart na 150. Oh. Yung Dart na binili mo ng 150, ano? Yung pininta sa'yo. Brass pa yun? Tungsten na ba yun? Hindi, ano siya? Tungsten na ba? Tungsten siya, Apex. Apex. Apex? Oo, alam ko yun yung may... Bewang, yung may bewang. Oh, yung may bewang. Oh, eh, may bewang. Yung ano, marunong ka na ba bumato bago ka bilihan o binintahan o ano? Ano ba yung sitwasyon nung... Hindi, bali, doon ako nagsimula. Yun ang pinractice ko. Doon ako nagsimula. Yung sa... May nagturo ba sa'yo? May nagturo ba sa'yo na, well, ganito may yung... Ano, wala, walang nagtanong sa akin. Bali, pinanonood ko lang sila. Ikaw lang. Hanggang sa... Kasi O1 na yun na, ano, O1 na yung natutunan na laro. O1 na. Pero ano sila? Tulpot na lang yung... Saan ka na, sabi mo, sa Kainta, sa Taytay? Ibig sabihin, nasa Maynila ka. The time na nung nakatutunan. Nasa Maynila. Nasa... Ah, okay. Ngayon lang naman ako nandito sa, ano, sa Tacloban. Ngayon lang. Pero nung nagsimula ako, talagang Manila ako. Napasig ako, Pasig. So, nung nabili mo na yung dart na yun, ano nang sinabi mo sa sarili mo na, okay, ito na, titirahin ko to, dart, magda-dart na ako talaga. Hindi, ano ba yung... Yun. Talagang nagpursige ko mag-practice. Tagal kong gamit yun. Tagal kong gamit yung dart na yun, almost 10 years. Hindi ko pinalitan. So, ito sir, nataka kasi ako sa iyo, ha? Nung time na yun, paano ka na mag-practice? Kasi ikaw ngayon, si Noel balik din. Pero ngayon, ibalik ka natin. Paano ka mag-practice araw-araw? Ilang oras? May ano ba? Paano ito, maglaro? Dati, ang practice ko, every morning, kada gising ko, pupukul ako. Pagka free time ako ng hapon, saka ng gabi, pupukul din ako. Wala namang time, gusto ko hanggat gusto ko. Tapos may time na may ka-practice ako. May ka-practice ako, ano siya? Nilalaro namin laging best of 7, laging ganun ang laro namin, matagal. Dahil matagal maganda, yung may ka-practice eh. Oo, matagal. Oo, maganda yun. So ito na, marunong ka na maglaro. Di ba? Naglalaro ka na, marunong ka na mag-5-1. So, sumasama ka na sa mga laro-laro. Oh, sumasali. Ano yung first major event mo na kung maalala ba yung first major event, ha? Hindi yung mga maliit-liit lang, yung first major event. Ang unang-una ko talaga, hindi ko talaga makakalimutan yung Darterong Pinoy 2006. Yun ang first big event ko na champion. Ang kalabang ko noon si Richie Ebol, Darterong Pinoy. Ah, oh, Richie Ebol. Oh, matindi yun. Matagal na yun. Siya yung una kong nakalaban. Oo. Siya yung final na ako. Sa anong nangyari? Yun, champion ako ron. Ano champion? Unang title ko ng Darterong Pinoy. 2006. So ano yung feeling nung bali at that time medyo ano ka na yung bato mo consistent pa, na hindi siya consistent, medyo natapat lang yung time na yun, maganda yung ano ko nun, maganda yung conditioning maganda. Okay, balikan natin ngayon yung time na nagkita na kayo ni Boy Parpan, sa, 'di ba? Sabi mo. Anong nangyari doon? Ano 'yun? Nakita niya ako sa Taytay, nangailangan sila ng non-rated. Ngayon, kinausap niya ako. Sabi niya, "Noel, gusto mo ba maglaro sa Robson?" Sabi ko, "Oo naman," sabi ko, "eh Robson 'yan, mahirap tanggihan." Sabi ko, "Magandang team ang Robson."
Yeah. O sige, kausapin ka ni Chef Tito. Tito. Nakita kami sa ngayon, may tournament sa bandang Bulacan. Nagpunta ako. Wala pa akong manager noon, sariling ano pa. Doon, kinausap ako ni Sir Tito noon, sabi niya. Sige, kung gusto mo maglaro sa Robson, sige, sponsor lang kita, sabi niya. Sabi ko, yes sir, sabi ko. Tapos sabi niya, ito, ganito, may practice tayo sa gantong ano, sige. Okay sir, sige, pupunta ako. Doon ako naging Robson, may laro ng ano no, Super Dart sa Alabang. Ah, Super Dart. So, anong year yun? Super Dart. Mga 2004. 2004. So doon, makakasabi ka na yun na yun start ng professional darting career mo? Doon ako nag-start pero walang nangyari sa akin doon. Buti hindi ako binitawan ng manager ko. Bakit walang nangyari sa'yo? Ano bang sitwasyon doon? Wala. Medyo siyempre, bagong ano, pressure pa noon. Ibang mga teammate bago magagaling sila Parpan, Ricky Mejare, sila Boyet Guerra, masyado akong sila Ayan Per. Tao masyado akong na star sa talo noon. Medyo wala pa. Hindi ka pa rated doon. Buti hindi ako. Hindi non-rated ako noon, non-rated. Non-rated ganoon. So ano yung feeling mo? Anong feeling mo na that time na yung sitwasyon? Yung mga kasama mo, malalakas, hindi ka ba nagsabi na bibitaw ako dito ah? Hindi ako nagsumigap ako, siyempre, nag-ano ko na, gusto yun. Kong maging katulad nila, parang gano'n. So, anong ginawa mo? Anong ginawa mo na to level, makikilevel ka sa kanila? Hello, sir. Ano yung ginawa mo ngayon na makiki-level ka na yung makikipagbakbakan ka sa kanila? Mas ano, mas dinoble ko yung practice, talagang focus ako. Pakuha ko yung ano ko. Talagang dati mahirap talaga yung ano eh, pagbaguhin ka, talagang oo, nasa iyo kung gusto mong gumaling. Ito sir, speaking of practice. Speaking of practice, ano yung ginagawa mong pagbag-practice ka? May drill ka ba na sinusunod o bato ka lang ng bato? Hindi, pag minsan ako mag-isa, meron akong inaano target na 18 darts. 18 darts. Pag hindi ko siya makuha ng 18 darts, talo. Oo. Oh. Yun lagi yung ano, tapos pag tapos? Ano, yung outing, round the clock. Ilang oras yung ginagawa mo na ganyan? Dati, mga kahit 3 hours lang, okay na. Kasi, may trabaho, kaya hindi gaano makapag, ano nang tayo. So, pagkatapos nun, mga ilang buwan ka rin na yun ang manat mo? Ilang matagal. Matagal din. Matagal, oh. Matagal yung reko, ano nang ano eh. Maganda ito na ngayon, sir. Pumasok ka na ngayon sa tartirong Pinoy. Oh. Ayan, oh. Ano ba sasabi mo sa sarili mo na okay, parang paid off, parang yung pinaghirapan mo ay naging matagumpay? Ano ba yung mga feeling mo at that time? Naano ko nang talagang medyo tagumpay ako sa darts nung mga 2017. Diretso na yun eh. Hanggang ngayon eh. Diretso. Pero nung mga past pa, wala. Wala talaga. On and off yung ano ko. Yung game ko. Pero nung tumungtong yung mga 2017, diretso talagang. Pero never ka talaga naginto ah. Never ka naginto. Hindi, never ako naginto. Talagang diretso kahit ano, kahit paano, may katulad ngayon pandemic, kahit paano nakakapukul-pukul ako pa rin. Tinutuloy-tuloy ko pa rin yung pukul. Kasi mahirap
may stop sa darts? Ah, nung time na nag-uumpisa ka, sino yung darter na kumbaga minarkingan mo na ikaw at talunin kita balang araw? Ah? May darter. May hindi naman sa minarkingan, hindi ko naman sa pero may no, mga da, may darters talaga na hindi talaga ako nakakalusot. Hindi yung nakakalusot kahit anong yun ang maganda. Kahit anong laban, basta pag sila nakalaban ko natin, sabi ko, wala na, talo na, sabi ko. Yun nasa isip ko noon. Pero sabi ko, pag makalusot naman ako, dire-diretso, sabi ko naman. No. Yung, ano, talagang, hirap sila lusutan talaga. No. Bakit nakakapagsabi ka na mahirap? Ano ba? Tulad niya pag, tawag na pangalan, Noel, Malek, Dem, and si ganito, ano yung pasok sa isip mo? Siyempre, biglang papasok yung pressure mo pagka yung ano, agad yung kakala. Kailangan talaga, sir. So ito, sir, ano ngayon yung game plan mo tulad niyan? Siya na yung kalaban mo. Pagtayo mo sa top line, ano yung iniisip mo? Talagang ngayon, pagka ano, bibigay ko na lang yung best ko para sa kanya. Hanggat kung ano yung makakaya ko. Pero, so, ano lang naman eh. Ibig sabihin, bilog ang board. Oo, tama, team. Tama. Kaya tama, na, tama. Pero parang, sigurado yung panalo. Like, ano, tulad sa Binage, si Arlaka, parang kontrapelo lang. Parang kontrapelo lang talaga. Parang ganun lang, kontrapelo lang na wala naman, ano, basta siya lang yung kalaban mo. Parang medyo... May kontrapelo. May isang darter na ganyan. Oo. Sige, sir. May isang darter na ganyan. May isang darter na ganyan. Eh ngayon, tulad yan yung mga nahihirapan mo. Ngayon natalo mo na. Ano yung feeling mo? Nalampasan mo sila? Nalampasan mo? Ano ngayon? Masaya. Medyo nakalusot na dun sa mga kinakatakutan. Mga ganun. No. Medyo nakakalusot na. Pero sigurado sa tingin ko, susunod, babawi naman sila. Ganun lang naman ang ganun. Ganun lang naman. Sir, may isang... Ikaw naman susunod ang paghahandaan. May nakalaban ka ba na... Ito ka na, si Noel Malikdem ka na, non-rated na tinalo ka sa isang malaking laro. Yung parang hindi mo in-expect, parang hindi mo in-expect na, ay, natalo ako, parang, di ba? Nangyari ba sa'yo? Meron na, nangyari na yun. Hindi mo ikwento sa atin, bakit ka natalo? Ano yun, di maka, ano, sa outing, saka sa, yung, ano siya, yung bago siya na may maganda tumira, maganda yung pukul niya. Yun, medyo, ano, bigla ako na blanco na, ano, di ko alam, talo na pala. Pero okay lang naman yun kasi. Napipressure din pa siya, no, si Noel Malikdem. May pressure. Hindi naman ako pa na sa isang player ng pressure. Kailangan na kaya mong dalhin. Kaya mong anuhin yung pressure mo. Paano mo nilalabanan? Dati, umpisa ako, hindi ako umiinom eh. Hindi ako umiinom ng... Pareho tayo. Pero ngayon, sabi ko, hindi na ako makapaglaro kasi hindi ako nakainom. Mas umano yung pressure. Nakatulong ngayon. So, kailan mo ba nalalaman? Paano mo nalalaman na sa isang laro na pressure ka na? Ano yung mga parang ano yung mental ano mo? Maraming pumapasok sa ano mo tapos biglang bibilis yung ano lang, ano mo. Yung dugo. Dami na inisip, oh. Lalo na pag yung outingan na, yung mga, ano na, pressure na talaga yun eh.
Iyon yung kunya pero na 3-0 mo, tap. Na 3-0 mo, biglang nga habulin. Doon biglang pressure eh. Pero bago niya na, bago natin pag-usapan yung pressure, may ipapakita muna ako sa iyo ah. May ipapakita muna ako sa iyo na ano ah. Baka dito siguro mawala pressure mo dito. Na-miss mo ba? Na-miss mo rin. What's the best thing about darts? Anong pinaka magandang bagay sa darts na nangyari sa iyo? Yung ano, yung mga nakakapunta ako ng iba't ibang bansa. Hindi ko akalain na makakarating ako sa mga ganung lugar. Darts lang, di ba? Papasalamat ako sa mga naging sponsor sa akin. Kumbaga, naging matagumpay yung paghihirap mo, pinaghirapan mo. Oo, matagumpay. Sir, kwentuhan mo nga kami yung kwento mo nga sa amin. Ay, sige. Kwento mo nga sa amin yung laro na ni Peter Wright. Ay, ano ba yung feeling? Pero meron pag unang samba ko ay yung nandun na maganda kasi unang nakalaban ko noon si Roby Jan Rodriguez first round. Siya yung naka ano ko. Nasiro ko siya. Ano siya eh, Pinoy siya, di ba? Pinoy. Oo, Pinoy yan, oo. Sabay kaming bumaba noon, kumakanta pa siya ng sinaktan mo ang puso ko si Roby. Kasi gusto niya rin makalaban si Peter Wright sa second round. Ngayon, nung kami na ni Peter, sayang yung laban namin talaga. Yun ang pinaka, ano, hanggang sa huli, sudden death kami. Talagang kahit pa paano, nahirapan siya. Oo. Ano ba yung feeling, ano bang feeling na yung nire-represent mo yung Pilipinas na yun eh, hindi na yun yung kung ano-ano eh, di ba? Sarap ng feeling nun, talagang nakaka-proud. Oo, grabe no? Grabe. At least we are proud of you na ilang beses mo na represent yung Pilipinas sa... Bali, sa World Dirt, nakadalawa pa lang ako. Unang sa 2019, sumunod 2020. Tumalo sa akin noong 2019 si Kyle Anderson naman, second round din.
Share yung nine darts mo. Ikwento mo nga sa amin yung nine darts mo. Ayun, yung ano yun, first ng PDC Asian Tour 2018 in Korea. Bali, final kami ni ano ni Royden Lam. Final kami. Bigla ko nakuha yung nine darts. Iba, biglang pass, yung nakuha ko yung nine darts, iba yung feeling. Iba yung ano, yung nakuha ko yung nine darts ko na yun. Ang nasa isip ko, sabi ko, may premium ako, sabi ko, may premium na ako makukuha. Yun ang nasa isip ko nun, kaya, ayun, pagdating ng talo. Talo sa... Talo ko talo sa... Dun, talo ko dun, sa game? Yung sa game na yun. Kasi, yung kuha ko ng nine darts na yun, iba yung nasa isip ko eh. Sobrang saya na, na may nawala na. Na may makukuha akong premyo. Hindi pa na, wala. Pero sir ha, ito ah, nung nag-first 1080 ka, ano yung sa susunod, ang the next trauma nung iniisip mo na? Wala naman akong, ano, wala namang iniisip kundi focus lang na tumama lang. Wala tumama naman, lang? Ano, na-pressure ako nung sumunod. Na triple 20 ko. Doon ako na pressure, sabi ko. Kasi mabilis yung bato mo eh. Mabilis yung bato mo. Oh, pero bigla mo pinato sa double 12 yun eh, di ba? Mabilis ang ano kasi hindi na ako para tumitigil-tigil ko din alam ko na yung susunod ko. Kailangan pag ano, dire-diretso na lang para kasi pag ano, wala mo. Kailangan kung ano yung ano mo, diretso na para minsan no, minsan nangyayari talaga na, di ba? Pag mag-post ka ng konti, sometimes nakakatulong, sometimes hindi rin, ano? Hindi, dito sa Pinas, ano yung pinaka, hindi mo makakalimutan na laro? Dito sa Pilipinas? Hmm. Yung ano, yung PDC Asian Tour sa Ortigas ginawa. Hmm. Yan. Kalaban ko ron si ano, si Paul Lim. Si Paul Lim. Maganda ang maganda rin yung laban namin ni Paul Lim doon. Hello, sir. Hello, hello. Hello, sir. Ito na po. Tulang ko. Sige, tuloy tayo, sir. Yun yung laban namin ni Paul Lim na yun. Talagang maganda yung pukula namin dalawa na yun. Yun so, ano nangyari? Nag-champion ako ron. Tinalo ko si Paul Lim. Mm. Mm. Yung biggest upset mo naman, yung biggest talo mo naman na hindi mo makakalimutan. Na dapat sana kunin mo pero hindi mo nakuha. Ano bang ano? Ito, yung kay ano, yung kay Peter Wright. Ay, yan ang pinaka yan ang pinaka biggest ano ko talaga. Hmm. Dahil lamang na ako eh. All 2 kami tapos 2-0 ko siya sa leg. Maganda pa yung ball ko, 180, 140, iwan na siya, talagang na-perfect niya lang. Maganda, magaling talaga si Peter Wright. Ano ba, ano bang sistema ng mga world single knockout, ano? Hindi, single knockout, pero ano siya, bali set leg, best of 5 set, best of 3 legs. Ano yung preparation mo sa mga ganyang laro? Talagang ano, practice lang talaga. Ilang oras focus. Isang araw? Pwede mga ano, 2 hours, 3 hours, no? Ganun lang. Konti lang yung preparation. Mm. Eh pagdating dun, iba yung klima naman.
Mainit sa atin pagdating doon, sobrang lamig. Oo. Sa ano ata? Time zone. Tulad yan yung weather condition. Weather condition doon. Ano ba yung ginagawa niyo na lang na para parang malabanan niyo yung ganyan? Ano yun ah? Ito lang, nagbabaon kami ng ano, nagbabaon kami ron ng gin. MP Light. Walang MP Light doon. Walang MP Light doon. No? Kami lang may baon doon. Kami lang. Pinoy lang, Pinoy. Pinoy lang. Pinoy lang. Iba-iba ang Pinoy. Eh. Sir, ito sir ha. Mag-practice ba kayo? Minomonitor ba kayo ng manager? O course binabantayan kayo yung development nyo? Pagka may ano, may time talaga na pagka yung practice nyo talaga na sa team, nanonood siya. Pero pag nasa bahay ka lang, solo ka, wala. Solong practice. Pero pagka yung practice nyo ng team, nanonood siya, talaga naka-supervise. So meaning, may practice ka sa team, tapos pagka uwi mo sa bahay, practice ka pa rin? Full pa rin, no? Practice pa rin, no? Grabe no, grabe pero I mean, 'di ba? Of course no, pang champion, 'di ba? Kailangan talagang Of course kami kasi hindi namin ma-feel yan kasi hindi pa kami nakakarating ng ganyan eh, 'di ba? So of course no, hingi din ako ng tip sa iyo kasi nagpapalaano ako na pupunta ako ng July sa Tacloban eh. Okay. Oh, 'di ba may laro ngayong July? July, ano, dito, July 22. 22? Oo, pinag-iisipan ko na rin na, di malapit lang ako, nasa Cebu ako ngayon eh. At saka medyo pabalik-balik na ako ng konti sa darts. Sabi ko, pinag-iisipan, tagal din ako naginto kasi so, pinag-iisipan ko rin yun. Kaya, in-interview kita ngayon dahil kukuhaan kita ng technique. Hindi sana. Kung may dapat kang pasalamatan sa darts, sino yun? Papasalamat ako sa manager ko. Hindi sa kanya. Wala sa... Dito na kami sa darts. Salamat ako ng heaven kay Roberto Sunguya. At kay Ma'am Ru. Kuya. At ngayon, nagpapasalamat din ako ngayon sa bago kong manager Amo na si Congressman Bem Noel. Siya yung medyo nag-ano sa akin ngayon. Oo, no, grabe yung support niya, no? Grabe yung support ni ano ni Congressman. So ano na ngayon dahil COVID, ano na ngayon yung sitwasyon mo dyan? dito, okay naman kahit malayo sa pamilya, basta tuloy-tuloy lang yung trabaho, kahit walang darts. Please. Sir, ano ang maipapayo mo sa mga beginners natin? Sa mga nag-uumpisa, sa mga rising, upcoming, mga darters, ano ang maipapayo mo sa kanila? Sa mga beginners, tuloy-tuloy lang yung practice nyo, kahit walang tournament, sa mga sa bahay, siyempre, pandemic. Huwag yung tigilan. Sigurado, attention rin. Makukuha nyo rin yung gusto yan sa paano yung pag-judge talaga, kung paano yung pupunta. Hindi yung basta, babato mo lang. Wala mo. Seryoso ka. Tama. Sir, bago yan, may mga pa-shoutout muna ako ah. Pa-shoutout muna tayo sa Team Ticosa of Benjun Agustin. Shout out kay Benjun Agustin. Shout out din sa Team OTD.
One tagig darters na especially kay Ariel Dingbax. Also, sa Team Valenzuela City Darts Club. Team Valenzuela City Darts Club. Sir, baka may shout-out ka dyan sa mga friends natin? Sir, yeah, pwede ko gano. May babatiin lang ako. Sige, sir. Sige, sir. Ginabati ko nga pala. Happy birthday, Sir Will Merong. Happy birthday. Shout-out sa Dart of Tacloban. DOT. DOT. Siya, kay Congressman Benuel, maraming salamat sa iyo. Kumusta din diyan kay sa Team Robson. Okay. Sir, thank you very much sa pag-sagot mo sa invitasyon ko. I'm very proud na pinagbigyan mo ako ngayon na maging guest ko ngayon. At least may mga nakukuha akong lesson sa iyo. I hope yung mga beginners natin diyan, yung mga upcoming natin na darters diyan, ma-inspire din at saka pagpatuloy lang sa laro ng darts. Dapat tuloy-tuloy lang. Sir, any last message bago tayo magtapos? Message ko lang, ingat lang tayo dahil sa pandemic ngayon. Pero as soon as possible, babalik din yung darts. Magkikita-kita ulit tayo. Sige, sir. Thank you very much. I hope mayroon pang next time tayo. Next time ulit. Sige, sir. Thank you very much. Thank you. There you have it. Noel Malectem. Philippines number one dart player. So again, thank you for watching our show. Thank you for being with us. And tonight we will be talking to the Valenzuela City Dart Club. May chika-chika tayo sa mga officers and members ng VCDC. And also tomorrow, Boy Ulang. Our guest will be Boy Ulang. So again, keep watching and keep sharing your dark stories. Again, sa lahat, good night. Sir Noel, good night. Thank you very much. Thank you, sir.